Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito naman po ang tagapaglingkod nyo, Karunungan ng Diyos, aka Kenneth Martial Arts. Kukalapay naman po natin ngayon is patungkol sa langisan. So, nag-live tayo kanina, ay paputol-putol. Kaya, ano natin ngayon, specific. So, ang langisan ito ay para sa gustong magkaroon ng pangkalahatang depensa at gustong makatulong sa sariling pamilya, kapwa, at sa ibang tao, no, mag-anak. Kasi, ang langisan na ibibigay natin ay pwede nyo igamot agad sa sarili nyo, sa anak nyo, sa kamag-anak nyo, at sa ibang tao. So, bakit? Dahil ito'y may orasyon ng una, Diyos Ama. Pangalawa, first eating, second eating. Pangatlo, harimbakan. Pang-apat, kontraambos. Pang-anim, agila. At ang pang-pito ay 24. So, kahit pasabihin ko lang, lagyan lang natin ng isang orasyon, ng isang aklat ng orasyon ng Diyos Ama, pwede ka nang makatulong sa iyong kapwa. E kung napansin nyo, itong libro na isinulat ating Pinong-Pino upang talagang mas makatulong. So, sa gustong magsimula, gustong makagamot, kung napansin nyo na talagang gusto nyo na makapaglingkod din sa kapwa, huwag kayong magtubiling, mag-PM sa akin, at of course, babahagian ko kayo at aakayin ko kayo, tuturuan ko kayo at tutulungan ko kayo sa inyong panggagamot. Kasi pwede niyong dalhin ang pangalan ko, ang pagkatao ko sa panggagamot mo. So ngayon, bago po lahat, sana po yung mahilin ko sa inyo naman po ang pag-like, share at subscribe po sa video natin para po mas matunghayan na tunghayan niyo pa po ang sunod na kabalata. Okay? So, maliban sa orasyon, ano pa ba ang inilagay ng kapatid ninyo? So, meron din itong meron din itong gamit na galing sa apat na elemento. So, ano ba yung apat na elemento? Galing sa mutya ng lupa, tubig, hangin, sa kaapoy. So, ano bang ginawa natin sa mutya ng lupa? Kung wala tayong maliliit na bina, kadalasan bina po ang ginagamit natin. Kasi yung bina ay kasama sa mutya ng lupa. Kasi yan ay, yan ang, bago maging ginto, siya ay bina muna. So, at yun ang talagang nasa kaibuturan ng lupa. At of course, kung meron kang maliit na bato, umo, mas mainam. Pero hindi na tayo nagbabasag ng umo kasi sayang. So, yun, bina kadalasan. At kung meron kayong kahoy na naging bato, pwede din yun. Ano pa yung magkakaroon sa lupa? Yung katugbang o yung kaparis ng ngipin ng gidat, pwede din yun. So, kaso mahirap nga lang. At saka of course yung diamante. Mahirap hanapin yung katugbang ng pangil ng kidlat kasi yung kidlat may kabangga yan, kaya puputok. So, yung kabangga niya yung galing sa lupa. Okay? So, yun po. At of course, meron din diamante. So, yung diamante yun ang tinatawag natin na copper sa original. Yung iba tinatawag ng diamante pero totoo na is copper. So, pero ano bang gamit ng sa spiritual, yan ay nakasisilaw. Okay? Of course, maliban sa diamante, meron din tayong mutya ng tubig. So, yun ang kinason. Mutya ng suso o di kaya litob o di kaya ng tolya. Ganun yung bahagi natin. So, meron din dyan ganun na klaseng mutya na yan ay palagtasa naman sa laot. At of course, meron din panakaking itim, puti at saka pula. At yan ay kapwa nakakatulong sa panggagamot at of course, kapwa din nakakapagpabalik ng mga panggagaway o palipadhapi, hangin o pangkukulang. At ano pa ang kasunod niyan? Ang gamit nito ay meron ding mutya sa apoy. So, ano yung instrumento natin mutya sa apoy? Of course, pinakauna is yung sangipin ng kidlat. At ang pangalawa, yung cremite o yung meteorite. So, yun din ay kumakatawan sa mutya ng apoy. So, alam na natin kung ano ang kidlat. So, pag meron kang pangil ng kidlat, meron kang aksing liksi, tapang, and of course, bilis. Ganun din ang cremite. So, pag ang cremite o yung bulalakaw, nakakasilaw ka sa mga makakaliwa. At yun po ang tapos sa mutya ng hangin, yun po ang ginagamit natin ang salindugok. Kasi yun ang sinasabi na iba na buhok daw ng liwende, pero yun po ay talagang galing sa halaman, ha? Huwag po kayong maniwala na yan ay buhok ng liwende, kapre, tikbalang o mga lamang lupa o mga nuno. Kasi yan po talaga ay galing sa halaman.
At maliban doon, meron nitong gumamila silis na maliit, meron din baging na may cross. Ngayon ay pampasuko at pampaamo, and of course, pwede rin igamot. Kasi ang totoo, ang baging na may cross ay katulad din ng himag. Okay? At maliban doon, ang dami pa, mga Tagusan, Santa Ana, San Miguel, Santa Catalina ang dahon, Ukurutan, at saka dahon na Igira, na mayroon ding angking kabal at pangpaswerte. At maliban doon, marami pa po, tulad ng Bahay Puyas, ano pa, kasi yan ay gusto nating na siguro na talagang nakakatulong yung langisan natin. And of course, mayroon din siyang bulaklak ng tanglad, kawayan, tagihumok. At of course, bakit kailangan natin ganyan? Para kung magkaroon tayo ng kalaban, sila ilalambot sa atin. Hindi sila makakagat. Hindi sila lalaban sa atin. Kunyari, ikaw ay manggamot, tapos nakulam. So, yung magkukulam ay hindi makagawa ng hindi maganda sa iyo. Kasi una, babalik sa kanila kasi meron tayong mga balisong, meron tayong panakaki. At pangalawa, hindi kanya kayang labanan. So, may mga third eye dyan. May malaki mukha ng babae na dyan, no? Kayo na bahala dyan kung ano yan. Bigla lumabas ang laki ng muka. So, mga may third eye dyan. Makikita nyo yan. Okay? So, hindi ko na po maisa-isa ang lahat. Ang dami pong laman nito. Sa akin lang, sa gustong. Ito ay para po sa gusto na magkaroon agad. So, kaakibat naman ito, meron din tayong previous na, of course, kumamila silis. Kasi maganda kasi kumamila silis na ilagay mo sa bulsa. Pasikreto lang. At meron din baging na may cross. Yan, dahil sa ano, meron din tayong ibibigay. Dahil sa gustong magsimula, yan lagi ko sinasabi. Itong simulang ito din ang simula ko dati. Ito din ang ipopromote ko. So, ito ang panimula. Of course, kailangan nating mag-ama namin kasi kailangan kasi natin isuko ang sarili natin sa amang may kapal. Kasi walang kahulugan ang ating buhay kung wala ang amang may kapal. Pangalawa is Abi Maria. Hindi po ako mag-aaba Maria kasi hindi naman naging ama si Maria kasi siya ay babae. Iwan ko ba bakit Aba Maria yan sa Tagalog? Pero yan ay Ave. Ibig sabihin, siya ay banal. Abi Maria. Bakit Abi Maria? Kasi yun nga, si Maria ay talagang ang nagiging nanay ng ating kinilalang Kristo. At of course, bakit luwalhati? Kasi yan ang luwalhati. Yan ay pag-ako natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay talagang lumalaganap dito sa sanlibutan. Mula pa ng una, ngayon, at hanggang sa magpakailanggaman. At pagkatapos, ang sumasampalataya. Ito naman ay pag-ako natin, pag-ako natin o pag-amin natin na meron talagang tagapaglikha at meron siyang mga isinugo, mga Kristo o ipinadala dito sa ating sasalitan. Pagkatapos na, dito na tayo sa simula sa orasyon. Ang una, yun ay ang pantawag sa sariling. Bakit may pantawag sa sariling kapangyarihan? Alalahanin natin, ginawa ang tao na kawangis ng amang may kapal. Mayroon din kaakibat na kapangyarihan yan. Kasi kung walang kapangyarihan ng katawan, hindi tayo nabubuhay sa ngayon. Okay? Meron pong inilagay ang Panginoon sa kaibuturan ng ating puso upang mag-pump. Yan. So, yun ang kunting kurente na nagpapatakbo ng puso na bilang nagiging makina ng ating katawan. At yun din papunta sa hangin. Ang puso ay apoy. Siya yung nagpapump. At of course, papunta sa baga at sa mga dugo natin at sa tiyan natin. So, ang pagtawag ng kapangyarihan, meron yan kasi tayo ay may tinatawag na cross talikod dito sa likuran natin. Kaya ito, iiwasan talaga natin na mapalo ng matama na matitigas ng bagay kasi andito talaga lahat ng tao ay may tinatawag na cross talikod. Meron tayong buto dito na cross yan. So, pag alam natin siya paano paganahin, yun ang orasyon ng tawag ng sariling kapangyarihan. Ibig sabihin, meron tayong kapangyarihan. Kailangan na natin alamin. Of course, balote at arma sa katawan. So, ano ko sa inyo, bigyan ko kayo ng kaunting historia, paano ito naging karoon ng armas at balute ng katawan. So, ito naman yung history ng pagtawag ng Diyos Ama sa pitong arkanghel na bago niya pinapunta sa labanan, bago na
lusubin si Lucifer, binasbasan muna, binigyan ng balute at armas. Yan sila, yung pitong arkanghel. So, yun din ang ginamit natin. So, yan ay Akram Indirim Tardio. Aleluya, aleluya. Kasi bago sila pumunta, binasbasan, tapos sila ay nagpupuri sa amang may kapal. Sigaw sila ng sigaw hanggang sa dumating sila dun sa kinaruruna ni Lucifer. And of course, bakit pangatlo, gamot at depensa? Kailangan natin gamutin ang sarili natin at kadepensahan. Kaya, may nagsabi niya na hindi daw tama na ipagsama ang gamot at depensa. Sabi ang sagot natin dyan, iba-iba kasi ang ating kapaniwalaan. Tayo ay hari ng kapaniwalaan. Pero para sa akin, example ko lang sa inyo, ang gumamilasili sa Maynila ay pinaniniwala ang pampaswerte. Dito naman sa Mindanao, pinaniniwala ang ito may aking kabal. So siya ay fit na fit sa salitang orasyon ng gamot at depensa. At bakit ito ay orasyon talaga ng gamot at depensa? Galing sa aklat ng Diyos Ama at sa Agila na talagang tested at nagagamit ng tagapaglingkod ninyo. At of course, ang apat is taguliwas. Bakit kailangan ng taguliwas? Para hindi ka masumpungan ng mga gustong gumawa na hindi maganda sa iyo. And of course, 24 oras taguliwas at saka 24 oras na liwas bala. Para hindi ka agad matama naman. Kasi alam natin, hindi natin kilala. Minsan yung mga taong may galit sa atin at pagtangkaan ng ating buhay. And of course, pang-anim, kabal. Siyempre, kung puputok man ang baril, na iba baril papunta sa atin, kailangan meron tayong pangkabal para hindi agad tayo matablan. So, bakit hindi agad matablan? Kasi ang iba natatablan talaga, lalo na't hindi na nagampanan ang tungkulin sa gamit. Pero, pag meron ka nito, talagang hindi ka matatablan, basta't ito'y sinunod mo lang. And of course, pagpapasok na kapangyarihan, bakit po may pangpapasok na kapangyarihan? Meron pong pagbukas, meron din pagpasok. So, kailangan buksan ang kapangyarihan at ipasok mo sa katawan mo. So, yan ang sa pangpito. At of course, pangwalo is spiritual calling. Bakit? Siyempre, pagbukas mo, tawagin mo lahat ng espiritu ng mga orasyon, pagpapasok mo, at yun ay tawagin mo din yung banal para gabayan ka niya. Of course, pangsyam yung basbas. So, kailangan natin magbasbas sa gamit at sa sarili natin para lagi tayong malakas. Okay? So, yan lamang po, mga kapatid. Available pa rin sa atin yung batuomo. Kwintas na ba isang mata, isang bibig? May pangilakid lahat dyan, pero para po yan sa mga kapatid nating lagi nang nakaka-subaybay sa atin. Pero yung hindi pa nakasubaybay, pasensya po talaga. Dumaan muna kayo dito sa basic natin. Kailangan nyo kumuha muna ng gamit sa akin ng tulad ng kwintas na ba isang mata, isang bibig, o di kaya langisan o pagbuluan. Pabot ka lang, kundi okay din is patuumo. Saka na yung pangalakit na sa baon na libre. So, excuse ko bakit hindi ako agad nagbibigay ng bao na walang mata na kwintas kasi aaminin ko sa inyo, pag meron kang bao na walang mata, tapos hindi mo pa naintindihan yung buhay mo bilang material, ano bang buhay mo sa nung trabaho mo sa material na buhay, pag hindi mo pa yan naabot, tapos kukuha ka na ng libon, mas mahirapan ka abutin ito kasi yung libon hindi ka masusumpungan eh. Yan. So, mahina din ang hatak niya sa swerte. So, kailangan mo muna magdaan sa tamang proseso at yung mga paunang gamit niya ibibigay ko kasi ito ay may pantawag ng swerte. So, pag umepekto na sa'yo, pwede ka nang bibigyan ng libon o baong walang mata para hindi na mabubulag ang swerte. Hindi na lalapit pa rin ang swerte kasi alam mo na yung pangpaswerte. So, ang ano ng libon is more on defense na lang sa'yo. Okay? Hindi na pakialaman ang gabay ng libon ang hanap buhay mo kasi meron ka lang sa pangpaswerte. Ang ano lang ng libon is yung pagdepensa talaga sa'yo. Sunod naman, bakit ayaw ko na sa mas lalo na po sa pangilakidlat? Kasi ang pangilakidlat, pag hindi mo maalagaan ng maayos, iinit ang ulo mo at magiging basagulero ka lang. Kung wala kang guide, hindi mo pa nasunod yung mga itinuro o ibinigay ko sa inyo, hindi mo nasunod tapos may pangil ka na abuso mo, baka balikan mo ako at sabihin mo na hindi maganda ang naibigay ko sa iyo kasi nagiging yung buhay mo, dispirado. Pero yun ay dahil yun, kumuha ka ng gamit na hindi mo nagampanan. So yun nga, step by step tayo. So kuha muna kayo dito sa hindi pa ultimato. Kasi pag sabihin natin na
libon at saka yung pangil ng kidnap, o ngipin ng kidnap, talagang yan ay mga ultimatum na gamit. So, kailangan yan na pag meron ka na yan, italagang gagampanan nyo na talaga. Okay? Ito mga kaibigan. Kaya yan, may 5-in-1 tayo. So, may mga gumamila series bracelet tayo na available. So, mag-PM lamang ko. Hindi ako tatagal. Maulan po. So, baba pa ako ng bayan. Pero medyo ulan, kaya mamaya na lang siguro. So, tatapusin natin ang vlog sa pangitan ng pagdarasal. So, sana'y umahikayat ko yun. Ay, ganituhin nyo lang yung kamay nyo habang makaharap. At makikinig sa akin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, Diyos sa mga kapangyarihan, kami po'y pumupuri sa iyong pagkabanal. Nagpapasalamat dahil sa iyong pagbigay ng pagkakataon na kami ay mabuhay dito sa mundo ibabaw. Maraming salamat po sa kahiram ng buhay na binahagi niyo sa amin. At kami po'y naghihingi ng kapatawaran sa aming mga kamalian dahil alam po namin na tanging ikaw lamang ang mas nakatanggit sa lahat. At alam din namin na kailangan namin isuko ang aming sarili sa iyo dahil alam namin na walang kabuluhan ang aming buhay kung wala kayo sa tuloy namin. Maraming salamat po sa napaibigay niyo sa amin ang grasyang walang hangganan at yung grasyang walang hangganan at walang hanggang pagmamahal na ibinahagi mo sa amin. At yung hinihingi namin at tungkol sa material at spiritual na bagay, sana ibahagi mo sa amin upang magdurugtong sa amin ang bawat isa, mga liwanag, mga nagkakaisa, patungo po sa landas kung saan kayo ay naroon. Maraming salamat po, o Amang may kapal, Madre Tama San Marcos, San Lucas, San Juan, at San Mateo. Basbasan mo po, o Amang may kapal, kami po lahat na nanarig sa iyo. Pagkat alam namin na ikaw lang ang dapat purihin dahil ikaw lamang ang pagkakalga. Maraming salamat po. Basbasan mo kami, pati na rin kami sarili, aming mga kargada, upang magkaroon kami ng matiwasay at mabuting pamumuhay at upang makatulong kami sa aming sarili, aming kapwa, at lalong-lalo na po makapaglingkod kami sa iyo. Maraming salamat po, o Amang Nagkapal. Hanggang sa muli. Purihin ang Amang Nagkapal. Biba, biba, and biba.